Ang pagsunod mo ba sa batas o mga lituntunin ay nakabatay sa tunay na diwa ng pagmamahal? Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig. Kumusta po kayo? Kumusta ang pagsabuhay ninyo ng pananampalataya araw-araw? Naway, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang nanging ibabaw na lituntunin na iyong sinusunod. Nang higit sa ano pamang batas sa araw ng pamamahinga, nataliwa sa pangunahing utos ng Diyos ukol sa pagmamahal. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Naglakad si Jesus sa mga taniman ng trigo minsang araw ng pahinga. At habang naglalakad ang kanyang mga alagaan, sinimulan nilang alisin sa uhay ang mga butil at kinain yun. At sinabi kay Jesus ng mga pariseo, "Tignan mo ang ginagawa nila sa araw ng pahinga. Hindi yun ipinahihintulot." Hindi nyo ba nabasa niyong minsan ang ginawa ni David nang nangangailangan siya at nagugutom, pati na ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos nang si Abiatar ang punong pari at kinain ng tinapay na inihain para sa Diyos, gayong bawal ito kaninuman liban sa mga pari. At binigyan pa niya pati na ang kanyang mga kasama. Dahil sa tao kaya ginawa ang araw ng pahinga, ngunit hindi ang tao dahil sa araw ng pahinga. Kung gayon, ang anak ng tao ang Panginoon kahit na ang araw ng pahinga. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Mahigpit na sinusunod ng mga Hudyo ang batas ni Moises. Ang Sabbath o araw ng pamamahinga ay parte ng batas na iyon. At ito po ay sagrado para sa kanila. Ang batas ni Moises ang kanilang sukatan sa pagiging isang taong matuwid. Kaya nga sa mabuting balita, si San Jose, ang ama ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa, ay kinilala ng mga ebanghelista bilang isang taong matuwid dahil sinusunod niyang mabuti ang batas ni Moises. Isa na dun marahil ang Sabbath. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, mayroong napakagandang paglalarawan si San Pablo tungkol sa batas na ito. Sabi niya, ang batas ni Moises ay isang mentor o pais sa salitang Griego, tagapagabay. Pero yung salitang pais din ay may iba pa pong pagpapakahulugan. Pais din ang tawag sa isang tagapangalaga ng isang bata, habang wala pa ang mga magulang. Kaya nga't kargo niya yung bata, papakainin, aalagaan, siguro paminsan-minsan po ay didisiplinahin. Pero pag dumating na yung magulang, abay siyempre mas mahalaga sila kaysa sa tagapag-alaga. Sa konteksto pong ito, ang tanong, ano ba ang mas mahalaga? Yung bata o yung tagapag-alaga? Siyempre, yung bata. Ganito magandang ilarawan ang mabuting balita natin ngayon. Ang bata, tayong lahat. Ang pais o mentor ay ang batas ni Moises na kung saan nabibilang ang Sabat. Ang magulang natin ay ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinasabi ni Jesus, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. That is why the Son of Man is Lord even of the Sabbath." Mga kapanalig, kilala tayo ng Diyos at mahal niya tayo. Given na yon, higit sa lahat ngayong araw, sinasabi niya sa atin, may pakialam ang Diyos sa akin at sa iyo. God cares for you. Siya'y tunay nating Ama at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang emosyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala, bagong taon 2024, ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating gagawin.